Good morning, my beautiful petunias. Look at my strawberries. They turn red now. Look at that. Look, Bian. Hi guys, gusto ko lang pakita yung mga halamang kong binili dati. I think June, end of June or July. So, ito yung nabili kong strawberries. Dalawang puno lang siya, $5. Tuwan-tuwa ako sa kanila kasi nung binili ko kulay green, after 2 days, naging red na sila. Tapos may mga bulaklak pang susunod. So, yeah, ito yung mga petunias. Ayan o, tatlo lang ang nagawa ko niyan. Mura lang bili ko niyan eh. I think, $10 lang din. Tuwan-tuwa nga ako nung naging red na sila. Tapos yung malapit na silang mahinog. Okay, it's harvest time, babu. No more. We have second batch option. How much do you pay for this? Can I see, baby? Can I see it? How much do you pay for this? $5. It would be nice if we have a big backyard, kaso wala. Kaya hindi ako masyadong makabili ng maraming halaman. Pero actually this year, hindi talaga rin ako bumili kasi buntis ako, nahihirapan akong magtanim, nahihirapan akong umupo, tsaka laging may masakit ako, laging masakit yung tiyan ko. So hirap na hirap ako. Kaya bumili lang talaga ako ng konti para lang ma-enjoy ko yung summer. O diba, at least meron. Paano na-enjoy ko naman yung summer, o diba? Ayan, manay. Ayan o. Matagal na to. Mga dyan pa namin tinanim. Buhay pa rin siya. Magwi-winter na. Ito, bell pepper. Nagtutupo na. Ito, ano ba to? Kasi naglalagay ako lang ang palaya o kaya upo. Nagtubo na lang siya. Tomato. Ayan. Last year, marami akong kamatis. Ngayon, hindi ako nakatanim. Masakit kasi lagi yung tiyan ko. Nagulat na lang ako. Nagdidilig ang asawa ko. Siguro, thank you, Babu. Hindi pa ako masyadong nakakalakad. Kakapanganak ko lang eh. Siyang nagdilig. Awang-awa ako sa mga halaman ko kasi malamig na. Actually ngayon, feels like minus 2 na. So, pinasok ko na yung ibang halaman. Ito si petunias. Iwan ko na lang dyan hanggang sila ay pamatay. Kawawa naman sila. Right now, it's sunny. It was actually cold this morning. It was raining. Kawawa naman sila. Kapag winter na, wala na sila ulit. Mamatay na sila. Ayun, malapit na. Ayan na, yellow na yung mga dahon. Fall na. Sign na yan ng anong talamig. Nag-yellow na. So yeah, ipapakita ko sa loob. Pinasok ko yung mga halaman ko nandito sa labas. Kawawa kasi ang lamig. So yun nga po, like I said, pinasok ko po yung mga halaman sa labas. So, upo siya o baka petermelon siya. Up in this one too. May dahon. Meron na siyang bulaklak ng yelo. Kailangan kasi kung kumuha ng tagapangan niya. Tingnan natin kung saan ang hanggang saan yung buhay niya dito sa loob ng bahay. Basta naawa lang ako sa kanila. Kaya pinasok ko sila. Yun. Tumubo lang yan niya kasi pag nagugulay ako, yung mga buto, nilalagay ko sa sa lupa, sa mga pot. So, iba-iba yung klase ng tumubo. Ito dati na to. Actually, dati na yan. Ito, alaga ko na talaga yan. Yan. So,
Ito, may isa akong tomato na tumubo. Hindi ko talaga siya tinanim. Tumubo lang siyang kusa. So, ayan. Ang taba niya, iisa lang talaga siya, actually. May mga bulaklak na rin siya. Ayan. Tapos, meron din dito isa. Nakamukha nito. Ayan. Sana makakuha ako ng gapang nila. So, ayan. At saka ito, bell pepper to. Pinatubo ko rin siya. Nilagay ko sa lupa. Ito, marami sila dati, pero ilan lang yung nabuhay. So, ayan. Saka meron pa dito. Ayan. Ito, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Ito, tanim ito ng mga anak ko. Avocado. Pinatubo nila dyan sa tubig. Ewan ko hanggang kailan sila dyan. Ayan. Basta kawawa kasi sila eh, pag winter na. Excited pa naman ako magtanim, pero ano, wala eh. Nag-winter talaga. Lumalamig. Kawawa sila. Ayan. There. Yun. Ito lang yung halaman ko kasi wala naman kaming backyard. Ayan. Basta ito tuwan-tuwa talaga ako. I can wait. Sana magbuwa siya. Ang daming tumubong mga papaya katabi ng mga pitonya kong halaman. Ito yung sabi kong mga papaya na tumubo. Kasama nito. Kaso mga payat sila. Hindi ko naman sila pwedeng ilipat kasi yung papaya malaki sila pag talagang lumaki sila eh. Diba? Matangkad sila. So, yun na nga. So, that's it. Nagda-dying na sila. Oh. Kunti na lang. Kawawa naman. Poor pitonyas. Bye-bye.